Okay, so yun po mga kababayan ko. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po rito muli sa ating YouTube channel na Joshua Corpus Vlog. And ito gusto ko pong ibalita sa inyo na kung saan po si Kong Sandro, ha? Congressman Sandro Marcos, bumelta mga kababayan dito po sa banat, ha? Ni Mayor Basti Duterte. Naku, first time po ito na nagsalita si Kong Sandro sa mga kumbaga itong recent na series of mga banat kay President Bongbong Marcos and sa siyempre sa kanilang pamilya, mga kababayan. Ngayon, maalala natin way back January 28, 'di ba? 'Yun po bagong Pilipinas kay Coprali sa Quirino Grandstand po tayo noon. Oh, magkakasama po tayo physical and tawag nito via social media, mga kababayan, sa mga live stream natin and uploaded videos po natin. Ngayon, mga kababayan, yun po yung panahon na alam ko may unang mensahe si Mayor Basti kay Pangulong Bongbong Marcos na kung wala siyang passion, ganyan-ganyan, pag-ibig, siyempre sa bayan, it's better for him to resign as president, di ba? Ganyan. Ngayon, yung pa yung parang naging panawagan niya. Kumbaga, bumaba sa pesto si PBBM, mga kababayan ko. Ngayon po, sunod-sunod na yun kasi ma-issue rally po yun, mga kababayan. Sunod-sunod na yun. Cebu, then may mga activity like yung sa Tagum. Excuse me lang po . Na kung titingnan po natin, mga kababayan, talaga may mga panawagan. O yung mga event na yan, yung mga placard, yung mga banner po na makikita po natin, nakalagay doon, BBM resign. Mm. Talagang panawagan po na kung saan pababain sa pesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, alam nyo ba kung ano ang mensahe, kung ano po ang sagot ni Congressman Sandro Marcos? So, par kahapon po ito, sa event po ng Partido Federal ng Pilipinas at ng Lakas CMD, kasi nagkaroon po ng tawag nito, ng parang agreement. So far, ano naman po yan, magkaalyado talaga yung partido na yan. Kung aalalahanin po natin, way back 2022, presidential election, national election, mga kababayan, tandem po yan, uniteam. Bit-bit po ng Partido Federal ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos at bit-bit po ng Lakas CMD, itong si VP Sara Duterte. Ngayon po, magsasama po muli sila para sa 2025 midterm election. Senatorial po ito, mga kababayan, and papuntang local. Ngayon, sa event na yon, ito, si Kong Sandro, natanong about po doon sa mga binanggit o sa mga banat po, patutsada, ng anak po ni dating Pangulong Duterte, particularly itong si Mayor Basti. Alam niyo ang sinabi ni Kong Sandro, mga kababayan. Sabi niya, nire-respeto ko pa rin siya, kaibigan pa rin yung turing ko sa kanya, ganito ganyan, meron siyang personal number sa akin, pwede niya akong tawagan, pwede kaming mag-usap dalawa, ganun po yung ganun po yung sistema. Kasi tinanong siya, ano bang reaksyon ni Kong Sandro, mga kababayan? Para sa kanya, kaibigan pa rin yung turing ko kay Mayor Basti Duterte. Nakita ninyo, mga kababayan, hindi po nalalayo, kumbaga, hindi po talaga nalalayo ang bunga sa kanyang puno. Anong ibig kong sabihin dito, mga kababayan? Kung ang puno po mangga, ang bunga niya mangga rin. Kung ang puno mansanas, ang bunga niya mansanas din. 'Di ba? Ang ibig kong sabihin dito, yung ugali ni Pangulong Bongbong Marcos na same po sa ugali ni Kong Sandro, mga kababayan, na kung saan kahit po anong mga batikos banat ni dating Pangulong Duterte kay PBBM, anong mga banat, so far, panahon pa ng kampanyahan, mga kababayan, may naririnig na tayo
At ngayon po, talagang matindi na yung mga banat ni dating Pangulong Duterte kay PBBM, kay President Bongbong Marcos. Pero anong ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos? Sinusubukan niya na unawain, intindihin, ano ba talaga ang gustong iparating, ano ba talaga ang mensahe ng dating presidente. Same thing po dito kay Kong Sandro, mga kababayan, na kung saan, sabi niya, I will still consider him a friend, ganito ganyan, may personal number naman, siya, sa akin, may personal number naman ako sa kanya, pwede niya akong tawagan. Pwede kami mag-usap dalawa. Ganun po ang kanyang mensahe, mga kababayan. So, napaka, in a very nice approach, in a very, kumbaga masasabi mo, napaka professional ng approach, mga kababayan. Sabi niya, nire-respeto ko pa rin siya. Yun po yung sabi, mga kababayan ko, ni Kong Sandro. Napakaganda. Iba yung breeding eh. Di ba, mga kababayan? Ngayon, natanong din si Kong Sandro about po dun sa interview ni First Lady Lisa. Okay. Kasi sabi niya, si Dad, President Bongbong Marcos and me, sabi niya ganun, talagang nasa politika, especially si Dad, sabi niya ganun, si President Bongbong Marcos. Ngayon, ang nangyari, mga kababayan, sila, hindi na nila kailangan maging balat sibuyas pagdating po sa mga banat at batikos. Unlike ni First Lady Lisa, na wala kasi siya sa politika talaga. Kaya talagang minsan yung mga banat, below the belt na, ng mga tirada, kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi pa nga ni First Lady, na kung saan masasaktan siya once na inagrabyado, lalo na yung mga anak niya. Okay lang siraan siya, banatan siya, below the belt ng mga tirada sa kanya. Pero huwag yung mga anak niya. Kasi masakit yun para sa kanya. Diba? Kaya nga po, yun, sabi rin ni PBBM, same message din. Same messaging, mga kababayan, nung sinabi ni Kong Sandro. So, ayan, yun po, napakasimple ng mensahe ni Kong Sandro. Sa kabila po ng mga banat, mga patutsada, kasi hindi yung nawawala sa politika, ni na Mayor Bastida Duterte, sabi ni Kong Sandro, itinuturing pa rin po niya na kaibigan si Mayor Basti, ginagalang niya, nire-respeto niya ang mga kababayan, at the same time, meron pong numero sa kanya. Ha? Merong numero. O merong numero si Mayor Basti ni Kong Sandro. Pwede daw siyang tawagan para makapag-usap po sila. Malinaw po yan. So, sa muli po, galing po yan sa isang interview. Ni Ambos interview po ito kay Kong Sandro sa event po kahapon na kung saan po nag-meet para po mag-sanipwersa muli ang Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD para sa midterm 2025 election, mga kababayan. Sa muli po, this is Joshua Corpus Vlog. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.